OFW from Aman Jordan. Isa po akong company worker. Pero no work, no pay din po ako. Nag-live ako dahil ilalabas ko yung hinain ko doon about sa pinapamigay ni Duterte na $200. Kasi hindi na yata $200 ang mangyayari eh. $200 ang ay na eh. Nang gigigil ako eh. Kasi kahapon, pumunta ako doon at kumuha ng form. Form. Mapakita ko sa inyo yung form. Pumunta ako doon kahapon para kumuha ng form. Ito yung form. Ayan, napilakan ko na actually. Ayan. Tapos, nung pinirmahan ko yung form, at tinatid ko ngayon, ang sabi ng leader dito, malapit sa bahay namin, ang sabi ng leader, may meeting daw siya, at pinahawal daw itong form na waiver. This is a waiver para sa sponsor or sa company owner. Tapos ang nangyayari, bakit ako nag-live? Yung naibigay mo na yung requirements na hinihingi. Ito, requirements. Xerox copy ng passport. Xerox copy ng working permit. At Xerox copy ng residence ID ko dito sa Jordan. Okay? Ang sabi niya, ang qualified lang daw na makakuha ng $200 ay yung hi, hello, Madam Ison. How are you? Ang makakabi lang daw ng $200 na yan ay yung kompleto ang requirements. Wait lang. Kasi nagsalita si Secretary Bellio dyan about sa requirements. Ang sabi ni Secretary Bellio, once na yung ang OFW ay may passport, hindi na kailangan pahirapan. Kasi pag may passport ka at nakarating ka sa ibang bansa, you are OFW. Bakit kailangan pahirapan? At nung April 16, napanood ko ang interview ni Serafin Tulpo kay Secretary Bellio. Tinatanong ni Rafin Tulpo kung ano yung about sa requirements na hindi nakakakuha ng may hinihingi pang kontrata, may hinihingi pang chichiburichi, ang daming chichiburichi na hinihingi. Ngayon, dahil ngayon may requirements na ako dito, pipihakan ko itong form. Pero hindi. Ang sinabi doon ng group leader dito na malapit sa bahay ko, hindi pagka nasubmit mo ng requirements at napirmahan mo na itong form na hindi ang aprobahan. Hindi ang aprobahan pag walang requirements. Okay. Nawalan ako ng net. Ayun. Hindi ako nag-live para tirahin ko yung sa may group leader dito. Hindi. Nag-live ako. Gusto kong malaman na kung bakit ang daming hinihinging requirements. Nasanay sa sapat naman yung Xerox ng passport ko at ekama at working permit. Bakit kailangan may OEC, may Polo Hoa membership? Bago ba makatikim ng $200 na yan, inamatay na yung OFW dito, namatay na wala pang, hindi mo alam kung saan pa magpapaserox. Xerox copy na lang, mahirap pa. Kailangan mo may sariling Xerox copy kasi pag wala kang Xerox copy, problemado ka ngayon, saan ka magpapaserox kasi walang tindahan na bukas. Lockdown na no? Ang sakit sa ulo niya, no? Ang sakit yung sa ulo yung reklamo niya. Inday na OFW company, company worker, no work, no pay.
Unang-una sa lahat, bago mag-lockdown dyan sa inyo, nag-lockdown na sa ibang lugar ng bansa. Wala ka bang ipon, Inday? Para sabihin mo na magugutom na yung OFW? Sabihin natin, wala kang ipon. Kailangan mo ng $200 para sa... Kasi wala kang pagkain, di ba? Inday na may bangaw sa mukha. Tanungin ko sa'yo, yung mga nareklamo mo ba requirements dahil naiinis ka kaya ka nag-live kasi ang dami pang requirements, hindi mo ba nakuha sa OWA yun? Unang-una sa lahat, yung sinabi nila sa Secretary Bellio na pag may passport ka lang, okay na. Paano kung TNT ka dyan? Diba? Kaya kailangan niya ng mga files. Bakit na nag-abroad ka? Hindi ba kailangan ng mga requirements na yan? Hindi ba kailangan? So, hinihingi lang nila yung mga nakuha mo noon. Anong binubuga-buga ng butsi mo dyan? Eh, lahat naman ng hinihingi doon, meron ka. Walang Xerox? Wala kang paraan. Di ba may hawak ka ng Xerox? Ang gawin mo dyan, yan yung ipasa mo, tapos picturean mo yan. Pagkatapos, yung pinicturean mo, yun yung ano, yun yung gawin mong ipaserox mo yun pag after lockdown na. E sabihin mo, wala kang pinaserox. Minsan, bago tayo magreklamo ng kuda ng reklamo ng reklamo, alam mo ang gawin mo, unang-una, gawa muna bago reklamo. Yan ang problema sa ating mga Pilipino eh. No? Bago gawin, irereklamo muna natin yung bawat bagay. Wala tayong mangyayari kung puro reklamo. Natural, wala kang requirements. Uunahin nila yung may requirements sa wala. Ito ah. Experience to ng isa sa ex-husband ko sa Dubai. Nasa Dubai siya ngayon. Tourist visa siya doon. So may passport siya. May company company ID, may kumpanya siya, may kontrata siya, kompleto siya, pero wala siyang OWA. Wala siyang PIDOS, wala siyang Echevarreche. Edi hindi siya nakakuha ng ayuda. Ganun ka simple. Bakit hindi ka makakuha ng ayuda? First of all, hindi ka OFW. Bakit? Overseas Filipino worker. Kasi hindi ka dumaan sa proseso. So, kaya ka siguro kumukuda dyan. Kasi wala ka ng mga ganong bagay. Wala kang OWA certificate, wala kang PIDOS. Wala ka noon, di ba? Wala ka. Inday. Ikaw, Inday. Inday na may nunal, na may dalawang bangaw rin, at saka maitim na kilay. Bago ka bumili ng eyeliner mo sa mata, yung requirements mo na unahin mo. Gawin mo ng paraan, hindi yung puputak-putak pa eh. Nakakainis eh. Saka bakit ka dito nagsusumbong sa ano, social media? Matutulungan ka ba namin? Yung requirements mo ba eh, maano namin, mapoprovide namin for you? Ang dami mong kuda. Bago ka magreklamo sa social media, magreklamo ka muna dun sa kausap mo kanina. Diba? Bago mo masabi na yung $200 eh, tain na, sabihin mo sa kanila yun. Wag dito sa social media. Alam mo yun. Tapos, ano yan eh, ang gusto nyong gawin, yung magka-impluensya, may magalit na iba, may magalit na ibang tao. Diba? Huwag nyo isipin yung ano, dapat na magagalit na ibang tao sa gobyerno. Bago kayo manghusga ng gobyerno, ang gawin nyo muna, kumpletuhin nyo yung requirements nyo. Pag nakompleto nyo na yung requirements nyo,
pumunta na kayo doon. At pag hindi kayo binigyan, doon kayo kumuda. Kasi kumpleto na lahat eh. Kumpleto na lahat-lahat. Tapos di nyo ako bibigyan. Doon kayo kumuda. Na hindi yung... Pucha. Hindi mo pa nga na-provide yung pang sarili mo. Yung i-provide mo muna yung dapat na sa'yo. Bago ka kumuda. Kasi para wala kang kasalanan, di ba? Kumpletuhin mo yun sa'yo. Pagkatapos, pag nakumpleto na at hindi ka binigyan, saan ka kumuda? Saan ka humanap ng kakampi? Eh, hindi pa nga nakukumpleto yung mga kukunin mo eh. Kuda ka na ng kuda dyan. Di ba? O nabusog ka ba kakakuda mo? Hindi naman, di ba? Nabigyan ka ba kakakuda mo dyan? Bago mo ipaalam sa social media, dapat kumpleto yung side mo. Kumpleto na yung requirements mo. Tapos dyan ka magsisigaw, mag-ano ka dyan. Ay, kumpleto na yung requirements ko. Tapos hindi pa ako binigyan ng ganito-ganyan. Doon ka magkukuda. Pero yung tipo na ikaw yung hindi pa kumpleto, tapos kuda ka ng kuda dyan. Pati yung pang Xerox. Oh. Wala naman pala pang Xerox. Siguro naman may intindihan yun doon. E di yung original mo. Lahat ng original mo, dalihin mo doon. Eh, wala po ako mapasirok sa labas. Sige, lockdown eh. Sarado po lahat eh. Simpleng ganun. Diba? Mari Joseph, alam mo minsan, bago kumuda, kailangan muna ng ano, kailangan muna ng bagay na tawag dito, na dapat aredluhin. Hindi lahat ng bagay na nadadaan sa kuda, na sa social media, lalapitan. Lumapit ka dito, o natulungan ka ba namin? Hindi, nabash ka pa. Diba? Masyado ka nagmamaganda eh. Masyado ka nagkikilay kasi yung pag-iisip mo na punta sa kilay mo, sobrang kapal. Nakakainis yung mga ganyang bagay. Diba? So, girl, ang payo ko lang sa'yo, ang payo ni Ma'am Shilay, pumunta ka doon, kumpleto yung requirements mo. Pag hindi ka binigyan, kumuda ka dito. Tutulungan kitang kumuda, di ba? Dahil mong kuda eh. Kuda ka ng kuda. Nabusog ka ba? Tapos, habol ka ng habol sa ayuda. Wala ka bang ipon? Ilan taong ka na ba dyan, girl? Sangla mo muna yung mga alahas mo. Di ba? Kaysa kumuda ka dyan, naghihintay ka ng ayuda. Para ka patay gutom na naghahantay ng ayuda. Sku, requirements lang, hindi mo ma-provide. Wala namang bayad yung requirements yun, nakatago lang yung sabag mo. Ako sa'yo. Yeah. Well, huwag na tayo ma-stress. Sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat po. Sa mga hindi pa subscribe, please subscribe my channel and please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aking mga pambabash. Salamat!